Mga kaigo, gaya po ng isang competition or sports, ano? Meron pong tinatawag na game plan. So, gaya sa boxing, halimbawa, sa basketball, sa softball, meron po silang game plan na tinatawag. So, itong game plan, mga kaigo, ito po yung ifa-follow or i-apply ng isang athlete or isang team all throughout the game. Okay? Although, mamodify ito sa actual na game, nag-adjust din yan, depende po sa galaw ng kalaban, for example. Okay? Pero all in all, meron po talaga silang game plan na fina-follow. Okay? Ngayon mga kaigo, sa pagre-review nyo, lalong-lalo na po ito sa mga, lalong-lalo na sa mga reviewees natin sa Criminology Board Exam ito ha. Okay? Kung sa sports merong game plan, sa pagre-review, meron din po tayong tinatawag na review plan. Okay? Ito din po yung kailangan nyong sundin all throughout your preparation for the Criminology Board Examination. So ano ba itong review plan? Malamang from obviously plano mo. Okay? Ano ba ang nilalaman yan mga kaigo? Ito yung kailan mo i-review isang area. Okay? Kailan naman yung isang area? Okay? Aabot ba ito ng 2 weeks, 3 weeks, or isang buwan? Okay? Kailan ka mag-practice ng pagsagot sa mga sample test questions or sample board test questions? Okay? Kasi mga kaigo, pag nag-enroll po kayo sa review center, meron naman yan nakalatag na review plan nila. Okay, kung kailan kayong pre-test, kailan ang lecture ang ganitong subject, kailan ang mock board or post-test. Pero kayo mismo, dapat meron kayong sariling review plan na sinusunod. Kasi I'm sure mga kaigo, hindi naman everyday ang lecture doon sa review center. Ano? Okay, maybe 5 times a week or 6 times. Pero sa bakantin nyo na yan, halimbawa 2 to 3 days na bakantin ninyo na wala kayong pasok doon sa review centers, okay? Ano ang gagawin ninyo? Siyempre, kailangan nyong magbasa din habang hinihintay nyo yung next schedule. Okay? Kaya mga kaigo, dito sa video na ito mga kaigo, ano, I will try to recommend a review plan. Simple lang ito na sinasuggest ko sa inyo, nasa sa inyo na itong i-follow ninyo, okay, or i-modify ninyo, pero I'm giving you an idea kung ano yung review plan na tinatawag. Okay? So, ito pong isasuggest ko sa inyo is it composes po of 7 stages. Okay? Or 7 phases. So, phase 1, phase 2, phase 3, hanggang phase 7. So, ang phase 1 mga kaigo or stage 1 is compile all your review materials. Kasi mga kaigo, nito ribaga, merong 6 areas or 6 subjects ang Criminology Board Examination. CLJ, LEIA, CDI, and the rest. Okay? So, ibig sabihin, ipunin mo po yung mga available review materials mo. Tapos, i-compile mo yung subject for CLJ, i-compile mo yung subject for LEIA, for CDI, for CA, Criminology, or Forensic Sciences. Okay? Nasa sayo na kung literal na ilagay mo sa karton or ilagay mo lang. Para kasi, number one reason yan mga kaigo, para po organize yung mga review materials mo. Okay? Halimbawa, may hindi ka naiintindihan sa fingerprint, eh madali mo lang mahanap yung review materials mo sa personal identification kasi andun na. So, actually, 7 folders yan eh. Kasi ang pangpito yung mga questionnaires. Okay? So, kailangan nyo pong ipunin niya para hindi magulo, organize ang pag-review ninyo. So, stage 1 mga kaigo, ang una nyo munang gagawin pag magsisimula pa lang kayo mag-review is compile all your available materials. Ang stage 2 mga kaigo or phase 2 ng review plan ninyo is set a schedule. Okay, ano bang schedule mga kaigo ang dapat gawin ninyo? Okay, after mo ma-organize, i-schedule mo na kung kailan mo babasahin ang subject sa isang area. Kaya halimbawa mga kaigo, ang CLJ baga is mayroong 6 subjects. Okay? So ang first is yung Philippine Criminal Justice System. Okay? So kailan mo babasahin yan? Ilang araw? Okay? Ilang weeks kung aabutin man. Ganun din pong Human Rights Book 2, Book 1, Evidence and Criminal Procedure. So iset mo na sa calendar mo kung kailan mo dapat matapos at sundin mo. So ganun din sa LEIA, iset mo din ang schedule kung kailan mo po babasahin yan. Okay, tandaan ang stage 2 is pag-set pa lang ng schedule. I-plot mo yung schedule
kung kailan mo babasahin, kung ilang araw, kung abutin pa, kung kaya nyo ang, alimbawa, sa human rights, kung kaya nyo namang basahin ng isang araw, yan, iset mo na yan. Ang stage 3, mga ka-ego, is composed of dalawa yan. Yung, kaya tinawag ko ito, phase 3A and phase 3B. Okay? Ngayon, bakit ko hinati? Ganito kasi yan, mga ka-ego, di ba? Ang review center, meron po yan sariling schedule. Okay? So, ang reviewee, kayo yon, meron din sana kayong sariling schedule. So, ito nga yung sinasabi kong review plan. So, ang phase 3A, ito yung po yung reviewee's schedule. So, ang set phase 3, mga kaigo, start reading na yan. Okay? Start reading. Pero, ang una nyong babasahin, syempre yung sinet ninyo na mga CLJ, etc., etc. Yan yung phase 3A. So, syempre, mag-start ng magbasa. Ang phase 3B, mga kaigo, ito yung review center schedule. So, ganito yan. Paano ba yung phase 3B? Okay. Halimbawa, yung review center ninyo sa ganitong araw, nagpa-review ng Introduction to Criminology. So, pagdating ng gabi, mga kaigo, ang babasahin nyo muna is yung Introduction to Criminology. Okay? Ni-review na nga sa review center, inulit mo pa na binasa. Tandaan, mga kaigo, meron pa kang sinasabi na repetition is the mother of all learnings. Dahil paulit-ulit nating binabasa, talagang naitatunayan yan sa isip natin. Okay, so yan po ang phase 3B. Okay, kaya kayo po ay mag-take note dapat. So after ng gabi, basahin nyo yung tinake note ninyo para talaga maintindihan nyo ng mabuti. So phase 3A, review schedule, magbasa na. Phase 3B, review center schedule, basahin kung ano man yung na-lecture sa araw na yan. Okay, mga kaigo, ang phase 4. Siyempre, natapos mo ng in-schedule, nagbasa, etc. So natapos sa for example natapos mo nang basahin yung 6 areas ano? 6 areas natapos mo na. Okay, natapos mo na yung phase 3. Ang phase 4 mga kaigo is start answering sample questions na. Okay, pero ang gawin mo din yan mga kaigo is per area din. Huwag po kayong sasagot ng sample test questions na halimbawa sumagot ka ng into true crime, pumunta na naman kayo sa book 2, pumunta na naman kayo sa fundamental of investigation intelligence. So, kailangan tapusin nyo muna isang area. Meron po yan dahilan kung bakit yung mga subject na yan inisa sa isang area. Ngayon, yun po ang phase 4. Sample question. Mag-start ng mag-research kayo or meron namang binibigay ng mga questionnaire. Then, sagutan nyo man. Kailang remember mga kaigo, ang phase 4, sagutan nyo ang mga sample test question pero huwag muna kayong titingin sa mga reference. Ibig sabihin, sagutan nyo talaga na wala kayong kasamang libro or any review materials. Okay? Kasi doon nyo din na-assess kung saan na kayo. Okay? Doon nyo ma-assess, halimbawa sa score mo 50 over 100 ang nakuha mo, ibig sabihin, kulang pa ang nalalaman mo. Pero pag mataas naman ang score mo mga kaigo, ibig sabihin, you are doing your responsibility or task as a reviewee. So, phase 5 mga kaigo, checking and analyzing your answers. So, ibig sabihin, in other words, rationalization na. Okay? So, after mo i-check yung mga question mo, syempre, alimbawa, 80 over 100, syempre, i-review mo yung mga mali mo. So, tignan mo ang una mong review mga kaigo, ano ang tamang sagot na mali mo. Sa mga tama naman, tignan mo yung mga, you know, yung mga natsambahan mo kasi meron talaga, natsambahan mo lang yung sagot. Okay? Di bali na yung mga sure ka talaga. Ang i-review mo, yung mga mali mo at yung mga medyo natsambahan mo. So, ibig sabihin, i-review mo yung mga Q&A. Okay? Kasi magandang strategy din yan. Yung nakabase ka sa Q&A, halimbawa, it's a crime, by lalala. Tapos, i-research mo or i-study mo, aralin mo yung mga options or yung mga choices. Okay? So, phase 5 mga kaigo or yung next phase doon is i-review mo yung mga questions and answers. So, after mo ma-check yung mga Q&A na nasagutan mo na mga kaigo sa phase 5, is ito na ang phase 6. Ibig sabihin, ang phase 6, repeat the process. Okay? Ngayon mga kaigo, itong phase 1 to 5,
hindi ko naman na hindi naman ibig sabihin buong review timeline mo, kasi ang minsan ang pagre-review umabot po yan ng 5 to 6 months. Ibig sabihin sa 6 months na yun, yun lang ang ginawa mo. Kaya ganito kasi mga kaigo, no. Halimbawa yung phase 1 to 5 natapos mo nang let's say for example lang 1 month. Okay? So 5 to 6, so may meron pang 5 buwan. Ibig sabihin 6 times mo nagawa yung phase 1 hanggang phase 5. Pero mga kaigo, kapag iulitin nyo po yung phase 1 to 5, dapat different sources na. Huwag nyo nang gamitin yung ginamit nyo doon sa phase 1 to 5, especially yung Q&A. Siyempre, kailangan ng bagong Q&A. Kailangan din ng bagong review materials. Okay? Alam nyo yun sa Facebook, sa online, ang dami na nagbebenta ng mga review materials. Kaya lang mag-ingat po, dapat po mapanuri sa mga binibili nyo online na mga review materials. Ano? So, repeat the process. Pero different sources. Okay mga kaigo, dito na tayo sa phase 7, the last stage ng review plan natin na sinasuggest natin. Ito, tinatawag ko po itong pure Q&A review 15 days before the board exam. Tandaan na, pag 15 days before the board exam, I recommend na huwag na kayong magbasa pa ng mga review materials. Kung hindi, mag-focus na kayo sa mga Q&A. So, dapat sumagot na kayo ng mga Q&A. Different sources din ha. Kasi ganito na lang pag-explain ko kung bakit ano ang logic ko dyan is gaya po ng mga sports or gaya po ng halimbawa, we will take boxing as an example. Ano? So, sa una pa lang na practice, okay, running pa yan, shadow boxing, jogging, etc. Pero pag malapit na po ang boxing match, let's say 1 month, meron na po tinatawag na sparring. So, mag-hire po sila ng kalaban, then 10 rounds, 12 down. So, ganyan po sa board exam. Pag malapit na, please practice answering the board exam. Kaya nga, 15 days, tutukan nyo na sa mga questions. Especially yung mga question na situational, analyzation, evaluation, yung mga situational questions. Okay, para masanay na kayo. And meron po akong advice dyan. Okay, pag sumagot po kayo ng mga Q&A, gawin nyo po sa araw. Okay? Kasi, kailan ba ang board exam? Days po yan or day, during daytime. Okay? So, gaya ng mga atleta natin sa Olympics, so maaga sila pumunta sa Paris. Bakit? Ano ang dahilan? Para ma-adapt yung katawan nila, yung klima doon. So, gaya din po sa pagsasagot ng board exam, huwag nyo pong sanayin sumagot sa gabi kasi iba po ang condition ng katawan, sa lalo ng utak, sa gabi, iba po sa araw. Okay? So, yan po ang phase 7.